Kaya nakuha natin ang 373 spoiler at ako ay excited na makita kung ano ang mangyayari, kaya ang chapter ay nagsimula kay Shoji habang naaalala ang sinabi ni Mike na siya ay malapit nang makapasok sa hospital at hiningi sa kanila na huwag silang magpapasok ng sinuman. Isang mutant ang umatake sa kanya pero ang baboy na tao na ating nakita sa nakaraang chapter ay pinigilan ang atake bago pa man matamaan si Shoji. Sinabi ng TLF General na huwag silang tumigil at patuloy na sundan ang kanilang spokesman. Sinabi ng taong baboy na siya ay nakatanggap ng maraming diskriminasyon at sa tuwing naiisip ang tungkol dito, ang kanyang dugo ay kumukulo, kaya siya ay nasabik noong narinig niya ang tawag na aksyon ni Spinner. Naramdaman niyang sa wakas may taong pwedeng magsalita sa kanila at ito ang tamang oras para lumaban sa mundong ito na puno ng masamang palagay at walang imik na tao, pero habang siya ay nakikinig sa mga sinabi ni Shoji na pagtanto niya na mayroong mga mabubuting tao sa mundo na hindi niya alam. Ang general ay nagsimulang mawala ng pag-asa na sinasabing ang plano ay perpekto pero sinira ito ng octopus. Ang tinutukoy niya dito ay si Shoji, may ilang mutants ang nagsabing magpatuloy sila sa pagmamartse pero ang taong baboy ay hindi natapos. Hindi niya alam kung paano kumilos, kung siya ba ay tatahimik at walang gagawin. Sinabi ni Shoji na ang kanilang protesta ay magiging hindi mali o walang saysay, dito kung saan sinabi ng mga hero na ang sinabi ng mga mutants ay umalangaungaw sa kanya at humingi ng paumanhin sa paggamit ng dahas para pigilan sila. Ang lahat ng nagsabi ng kanilang nararamdaman at paniniwala ay naging maningning. Sinabi ni Shoji na gamitin itong liwanag para palitan ang lipunan para maramdaman ng mga taong hindi matuwid ang palagay ang hiya para isaalang-alang ang paggamit ng karahasan laban sa mga mutants. Pagkatapos na pagtanto ni Rocklock na ang mga protester ay nagsimulang tumigil, pagkatapos tayo ay napunta sa hospital, si Mike ay nagpakawala ng voice wave sa direksyon ni Kurigiri at na-knockdown si Spinner. Sinira ng boses ni Mike ang device na naglalaman ng recording ni All For One at Shigaraki. Napagtanto ito ni Spinner pero siya ay nanatiling nakahiga sa sahig, kaya si Mike ay tumatakbo patungo kay Kurugiri. Si Spinner ay wala ng lakas, ang kanyang katawan ay lumiit, at hindi na siya makagalaw ng kahit isang daliri, dito kung saan napagtanto niya ang isa pang bagay na nahulog sa sahig katabi ng device, ang isa sa kamay ni Shigaraki, ang kamay na inilagay ni Spinner sa kanyang mukha noong katapusan ng nakaraang digmaan. Pagkatapos si Spinner ay nagsimulang magmuni-muni, walang sino man ang gustong sumunod sa kanya, at hindi niya kayang gisingin si Kurugiri, masyado siyang umasa sa kanyang sarili at pumunta sa battlefield kasama ang kanyang tagasunod. Pero ang tanging gusto niya ay maabot si Shigaraki. Napagtanto ni Mike na hindi pa nakakatayo si Spinner at nagsimula ng internal monologue na sinasabi kay Shirakumo na nawala ni Aizawa ang kanyang isang mata at isang paa. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya gustong mawala ang kanyang magagandang alaala, kung hindi na siya si Shirakumo, ang magandang bagay ay mawala at manatili bilang magandang alaala, pero kung ikaw si Shirakumo ay tatapusin na sana ni Mike ang kanyang sinasabi at sabihin ng malakas, pero sa huli si Spinner ay tumayo, habang inaalala ang lahat ng kanyang alaala kay Shigaraki, inilagay niya ang kamay ni Shigaraki sa mukha ni Kurugiri na sinabing tayo na iligtas natin si Shigaraki at ang iba pa. Pagkatapos si Kurugiri ay nakawala at hinawakan ang kamay ni Shigaraki gamit ang kanyang ulap, makikita natin ang ilang katangian ni Shirakumo sa kanyang mukha katulad noong siya ay mag-aaral at may bandage sa kanyang ilong, pero sinabing ako ang magpoprotekta kay Shigaraki Tomura at si Spinner ay nawala ng malay katapusan ng chapter. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.